laging maging handa. Ito yung paanyaya na ipinamamanin sa atin ng buong ikapal. Bahagi ng katotohanan na dapat naging kabilang sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Lalo-lalo na sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa amin. Yung paggaling, lalo-lalo na yung paggaling ng kamatayan, isang kung tawagin namin ay millisecond, yung mahal natin sa buhay, ay bigla na lamang nawawala. Ganon dumating ang kamatayan. At ramdam naman ninyo ang katotohanan ng bagay na ito. Pero kung nanusin po, no, na yan ay pinamanin na sa atin ang buong kapal for thousands of years, no, na ipinaalala sa atin. Lagi tayong naging handa sapagkat hindi namin alam kung kailan darating ang anak ng tao, kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo, kung kailan darating ang kamatayan. Kaya bahagi yun na kung saan ay magpaalala sa amin sa bagay na ito. At nawa, yung ating pananampalataya ay natulungan tayo na ito ay mapaghanda. At nawa, lalong mapagtibay ito sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Lalo-lalo na sa mga ilang mga pamamaraan na tutulong sa atin. Una, palagi nating pahalagahan at pasalamatan ang biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palagi tayo magpasalamat sa Diyos. Pagkagising natin sa umaga, magpasalamat tayo at tayo ay nakagising pa. Magpasalamat tayo sa pagkakataon na nagkakasama-sama tayo ngayon. Nagkakatibol. Magpasalamat kayo sa presensya ng bawat isa. Kuminsan mas ramdam natin yung alin. Kapag ang isang tao ay nawala, tsaka lang natin nakikita yung kanyang kahalagahan, wala na eh. Pero kung higit natin na pahalagahan yung kanyang presensya, nung siya ay kasama natin, ay di wala tayong pag-aalindanganan. Bakit? Ay higit nating pinahalagahan ang kanyang pagkatalo nito kaysa sa panahon ng kanyang pagkawala. Kaya bahagi o na kung saan ay sana maunawaan natin ito. Ito rin po yung itinuturo sa atin ng ating pananampalataya lalo-lalo na ngayon sa pagdiriwang ng kanyang huling pagkabuhay. So tayo ngayon ay nasa Miyerkules na nagtawa ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo. Pinaalala sa atin natin sa Jesus ay muling nabuhay. At pinaalala rin sa atin natin si Leonida ay muling bubuhay ng buong ikapal. Dahil sa kanyang pananampalataya sa kanya. Pero huwag rin natin kalimutan natin na tayo ay muling bubuhay ni Jesus sapagkat ba pinakinabangan natin yung kaalagahan ng buhay sa piling na ipinagkaloob ng Diyos habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito. Kasi yung buhay na walang hanggang na dinudulog natin na nawa ay si Leonida ay makabilang na at tayong lahat sa panahon na itinanda ng Diyos ay higit namin pakinabangan ay ano yun? Yung buhay na walang matapusan, yung buhay na puno
galing. Yung buhay na kasama sa Jesus. Yung buhay na kasama sa Jesus. Kailan, sabi nga natin, ano ba yung buhay na kasama sa Jesus? Yung buhay na kasama sa Jesus ay ito. Hindi nagsisimula sa araw ng ating kamatayan. Inaghahandaan natin yun eh. At yun ay idinudulog niya saan? Ah, dito sa banal na pagdiriwang ng Misa. Ano? Napakalaga ho. Pagkakataon na isang biyaya na ipinagkaroon ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay alin. Yung kanyang presensya na nawa ay makita natin, sabi nga ay sa pananalitang madali natin unawain. Sabi nga natin ay gusto natin makasama ang Diyos doon sa langit. Pero dito pa sa lupa, no? Nakakasama ba natin siya? Napupuntahan ba natin siya sa simbahan? Gusto natin pumunta sa langit, pero hindi man lang tayo makapunta sa simbahan para makatagpo siya, lalo-lalo sa banal na Eukaristiya, sa banal na Misa. Kaya na, pagkakataon natin, tinatanggap natin sa Jesus. Tinatanggap natin sa Jesus. Hindi lang sa panahon ng ating kamatayan na makakasama natin dito sa lupa, ay tinatanggap na natin sa Jesus. At yun din nawa yung magpalatag sa atin na pananalig na tayo ay kanyang muling bubuhayin at naniniwala tayo na atin. Hindi ko iniwanan sa Jesus at hindi ko rin alam ko, hindi rin ako iiwanan ni Jesus. Sabagat yung langit ay alin, kaganapan lamang na pagkilos ko habang ako narito sa daigdig na ito. Bahagi ng aming tunay na paghahanda na alin na matulungan ako na harapin ang mga biyaya at hamon ng daigdig na ito hanggang makabinagin ang kaligayahan walang katapusan na ipinangako ng Diyos gawa ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay.